today, ha? Natapos ang trading day today, ang NAV-PS ng the same mutual fund is 30 pesos and 2033. Today. So, today is pangatlong araw na sinara ang ABS-CBN franchise. Today is the fourth month of the lockdown and quarantines. Today is the ika-anim na buwan na patay ni Kobe Bryant. Today is ang pinupunto ko, today yan na presyo. Factoring in or na-consider na kung ano yung mga nangyari last week, 2 weeks ago, last month, 3 years, 5 years, nung natalo si kung sinong nanalo, and etc. 30.23. Simple. Paano kumita? Yung number of shares mo, kung gusto mong ibenta lahat, kasi pwede mong ibenta partial, kung ibebenta mo lahat, 30 pesos 2033 times your number of shares, meron kang 82,576. That is about what? 700% growth in 20 years? A simple average of 36% a year? Oh, para ma-appreciate lang, ang time deposit, wala pang 2% a year. Okay? Now, another way of looking at it, noong January 26, 2018, mga 2.5 years ago, the NAV-PS was at its peak, 43 pesos. So the same amount, 10,000 pesos less 2% for their sales fee ng fund management company, ang nabili lang ng 10,000 pesos, 288 shares. Kasi ang taas na nung buying price eh. Tingnan mo ngayon ang presyo, 30, 20, 33. Kung ibebenta mo, talo ka. 6,886 lang yung 10,000 pesos mo sana. Kaya, when it is down, do not sell. In fact, if you have more money that you can park for the next 5 years, you invest more. Kasi nga, in buy type of investment, buy low, sell high. You don't buy low and sell lower. Okay? Now, is it still good to invest in mutual funds? Basta meron kang, yung lagi natin sinasabi dito, kayo, dapat memorize nyo na yan. PTT. Huwag kang papasok sa, mag-invest ako sa mutual fund. Bakit? Para saan? Anong purpose? Para kumita? Eh, syempre, hindi naman tayo naghahanap ng investment para malugi. Para saan? Pangbili mo ba ng cellphone? Pangbakasyon ba? Pang-tuition fee? Pang-retirement? Yun yung purpose. Saan mo gagamitin? Target amount. Dapat alam, clear, yung target amount. Gusto kong magkaroon ng 500,000. Kinari, target amount. Timeline in first 10 years ko na nagtatrabaho. Okay? Second bullet, dapat 5 years ang investment horizon nyo. And sana nakocover mo muna yung must-haves mo. Or kung gusto mong sabay, nagma-mutual fund investing ka na habang pinupuno mo pa lang yung emergency fund mo, okay lang din. Importante lang, huwag kakalimutan yung must-haves. Nabanggit na, discuss na natin to, di ba? Yung previous. Oh, nag-overtime ako konti. Nakasarap ako. Dahil tinanong ako ni Arnick. Okay? Ano yung potential kung okay pa ba mag-invest sa mutual fund? Ang NAV-PS, buying and selling price of this mutual fund na paborito namin ni Arnie, 30-20-33. Nag-start ang taong 2020, 37.8971. So obviously, bumaba, no? Ang pinakamababa niya this year, well, obviously because of the lockdowns because of the pandemic, 23 pesos. Imagine bumagsak to 23 pesos yan. Nag-start ng 37. Oh, lahat na, nag-panic. Lahat na, ayoko niyan. Ang historical peak was in 2018. Umabot yan ng 43 pesos. Now, obviously,
from January 1 up to today, kung yan lang ang period na titingnan nyo, 25% down ka. Eh kung pumasok ka noong March 19, March 20, March 21, when everyone is bagot na bagot, lungkot na lungkot, hindi makapagreklamo, tinitingnan, puro worry ang iniisip, try to recall, kaka-lockdown lang. Kaka-lockdown lang dito sa Metro Manila. Pasok tayo ng pera. Bagsak na eh. Wala nga kasiguraduhan eh. Kung sigurado ka na hindi ka mabubuhay in the next 5 years, huwag ka mag-invest. Eh, kung tingin mo, siguro naman nakaka-lockdown, walang, hindi mo naisip, Arnick, na aabot ba kaya ako ng 5 years? Hindi naman inisip. Oh. Mula nung lowest, March 19, up to today, 27% actual growth. Kaya may potential pa. Ang pinakamataas na inabot niya, 43 pesos. That's a potential of 42%. Kailan aabot ng 43? Hindi ko alam. I'll give it 2 years, 3 years, or even 5 years. 42% divided by 5. That's about 8% a year. And time deposit ko, 2% lang eh. So may potential ba? I believe so. Now, dapat magko-commercial ako dito pero pagagalitan ako ni Raf eh. Pag hinalo ko yung KSK sa practical. Skip ko lang to kasi meron kaming program doon. Hindi ko pinopromote yung sa KSK. May program kami doon. Regular, yung hybrid alkansya. Remember? Sabi ko, mutual fund can be a hybrid alkansya. So may program kami, inumpisa namin sa mga OFWs. 1,000 pesos a month. Lagay ka. Tumaas, bumagsak, may pandemic o wala. Nag-eleksyon, nag-kudeta, nag-crisis. Lagay ka lang 1,000 pesos every month. Tawag dito cost averaging. Yan yung tinutulak din ni CitySec Online. Okay? Assuming you did that every first working day of the month, kasi kakasweldo lang, lagay ka 1,000 pesos a month. Mula nung nag-umpisa ang taong 2004, January 2004, kung ano man yung first working day nun, lagay ka na ng 1,000. Hanggang last July, 13 days ago, lagay ka 1,000. 199 months na yon. So ang lumabas na pera sa'yo, 199,000. Ang presyo ngayon ng mutual fund is 30.2033. The same. So, kung ibebenta mo yung nabili mong shares coming from your 199,000 na 1,000 pesos a month, ang value nun is 382,000 na today. Actual value. Now, 92% gain na yan. Let me clarify and emphasize. Arnick, kumita ba siya o nalugi? Kumita. Hindi pa. Kasi hindi pa niya binibenta. Okay. Okay? So let me clarify that, ha? Ngayon, sasabihin nila, uy! Woo! Okay! Sabihin ni Raf. Kanyari si Raf to. Alright! Kumita ako, ho? 382 minus 199. Almost 190,000 din. Hindi ka pa kumikita. Ibenta mo muna. In the same breath, yung kaninang sinabi ko lugi, 10,000, 6,000 na lang ngayon ang value. Hindi ka pa nalulugi. Kasi hindi mo naman ibebenta. Okay? Yan ang nature ng buy type of investment or mutual funds. Okay? Kung interesado kayo sa KSK, yung mutual fund investing nila, ayan, silipin nyo na ako, tatanggalin ni Rap kasi, 0917-853-7333 or 0919-999-0906, mag-email kayo, info@kskcoop.com. Or, ayan, i-message nyo yung Facebook pages nila sa Feasibilities o kaya sa KSK Coop. May question ako dun. Saan, yes, saan nakuha yung 5-year investment horizon? To give a good chance for your money to grow, you have to work with time. Okay. Take note, they buy and sell shares in the stock market. Like today, imagine 2 years ago,
PAL announced they will open again and open new destinations, Europe, UK, straight flights in Europe, straight flights in not only in LA, also in San Francisco and so on. So, PAL is a listed company. So, maraming excitement, magandang balita. Baka tumataas ang presyo ng shares of stock niya. Pandemic, walang biyahe. 90% of flights hinto for our airlines now. So, bagsak ang presyo nila. Kung nag-invest ka 2 years ago, at sinabi mo, every year lang ang pag-redeem ko. Every year magbebenta ko. Ito, unang investment ko sa mutual fund. Ang ginagawa ko, binebenta ko every year. Kasi sa kamangmangan or limited knowledge ko pa noon. Eh dahil kumita, lumago, binebenta ko. Hindi ko nako-compound. In the future, i-discuss ko yung power of compounding. Hindi ko nako-compound. Ang maganda kasi sa mutual fund, automatic compounded siya kapag hindi ka nag-withdraw. Kasi yung presyo niya na 3 pesos nung napumpisa noong 2000, nakabili ka. Natapos ang year 2000, ang presyo ay naging 7 pesos. Start of the next year, 7 pesos, hindi balik sa 3 pesos. Unlike a time deposit, hindi siya compounded. Simple interest siya. Kung ano yung percentage, yun lang ang laging i-apply sa perang nilagay mo. Sa mutual fund, automatic compounding. Why 5 years? To give your money time to grow. Yes. Okay. Dahil natanong mo yan, Raph, yeah. Di ba nandun tayo sa lend type of investment at buy type of investment. Kapag 3 years below, kailangan mo na yung pera, huwag kang magkakamali na ilalagay sa buy type of investment. Lagay mo lang sa lend type. Okay. Pag-usapan natin yan sa susunod, yung mga ganyan. Okay na topic yan. Mga investment strategy. Yung totoong investment strategies. Di ba, remember, pinilit nyo mag-discuss tayo ng investment strategy. Marami yan eh. Okay, hindi lang systematic withdrawal. Alright. Meron ka bang final words dito, Armand? Always, dahil dun sa PTT, get into purpose-driven investing. Hindi yung dahil, uy, narinig namin dun sa practical mutual funds na, pasok kami sa mutual funds. There should be a clear purpose for any and every time na maglalabas kayo ng pera na sabi nyo magpapalago kayo. Purpose-driven investing. Remember those words. Yun lang. And thank you. Thank you, Millennial Boys, Practical Boys, and sa mga nanood sa atin. Right. So again, thank you everyone. We're only doing this because we believe na sa panahon ngayon, kailangan maging practical. Thank you guys. And good evening.